tayo inaalayahan ng Lord sa kanyang piling. Okay. Jesus are inviting people to come with Him. Gusto ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na lapitan mo siya. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay talagang lumapit sa Kanya. Every people in the world are invited by Jesus to come. Ayaw kasi ng Diyos na malayo ka sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tao may distansya sa Kanya. Because God wanted to touch us. God wanted to reach every one of us. Kahit nasa bundok ka pa, kahit nasa sulok ka, o nasa isang isla ka, ang Diyos na ito inaanilayahan ka. So, walang makakaligtas po dito. Pero alam niyo po ba, paniyaya po ng Panginoon, iba-ibang klase po yan. May iba-ibang uri na pagtawag or paanyaya ang Panginoon sa bawat tao. At yan din po yung gusto ko na iparating po sa inyo. There are different kinds of invitations by Jesus to us. Ano po mo yan? Unang-una, it was an invitation to salvation. Kasi gusto ng Lord na maligtas lahat ng tao. No one suffered from perish. Gusto ng Lord na ito na maligtas lahat ng tao. Even you. Na kahit na parang ayaw na ayaw mo ang Lord, gusto pa rin ang Lord na maligtas ka. Why? We all know that this invitation is really need by us. Kailangan po natin yan. Why? All of us are in need of this invitation. Why? Because according to Romans chapter 3, verse 23, we are all sin and fall short from the glory of God. Lahat tayo'y nagkasala. At lahat tayo'y nagkulang sa kaluwalhatian ng aming Panginoon. Alam natin that we are living on the cruel world. Alam natin that we are living on this world that full of sin. Naamot po kita yung mga sananan, although sometimes we cannot see it. Hindi natin nakikita na nagkakasala na pala tayo. Kasi kumisan, parang ang alam lamang po natin that we are living normally in this night. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, magpapamilya ka, may anak ka, mayroong magnanay, mayroong magtatay, naglilinis ka ng bahay. So, akala natin, it was normal. Pero, we have that sin that sometimes we are getting into sin without knowing. Hindi natin namamalayan na nagkakasala na po pala tayo. Okay? All of us can accept this invitation. Lahat po tayo, pwede natin magkabit itong yung panyaya ng Lord na ito. If you wanted to be saved, kung gusto mo naman na ikaw ay maligtas ka, now, kailangan mo itong invitation na ito. At nandito ka ngayon, kung makikinig ka naman po ng salita na ito, gusto po naman naman po, makikita po ang kahalagahan kung bakit inaniyahan ka ng Panginoon sa lugar na ito para makinig ng salita ng Diyos. We all can accept this invitation. As sabi po ng Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At ang sabi po dito ng Roma chapter 10 verse 30, those who call upon the name of the Lord will be saved. Ang lahat na tumatawag sa pangalan ni Jesus Cristo ay maliligtas. Now, what does it mean for us? God was giving us an invitation for salvation. Gusto ng Diyos na maligtas ka. At that's why tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paanyaya sa iyo, tinuturuan tayo ng Panginoon para maligtas na tumawag sa pangalan ng ating Panginoon. And another invitation, kinds of invitations of God to us is the invitations to find comfort. Minsan, gulo-gulo ka na sa buhay mo, nababag-isa ka na, na nag-aabuhab ka na sa buhay, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Now, this time, God was inviting you to have comfort. Amen. Gusto kasi ng Diyos na malapit ka sa Kanya para na sa ganun, pag tumalating sa iyong pagsubok, kabigatan sa buhay, kaguluhan sa buhay, gusto ng Lord na ito na ikinocomfort ka niya. Gusto niya na kalmado palagi yung buhay mo na hindi ka parang natatakot, hindi ka napapalisa, hindi ka parang nagugulumihanan sa buhay mo na ito. Kaya hindi niyo po napapansin, kahit napalungkot na yung buhay mo, gulong-gulong ko na, pero still, at Diyos ang kulit-kulit pa rin at tinatawag ka pa rin sa church niya. Why? Because sabi mo na Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at pagpapahingin ko ngayon. What a great invitation of God into us. God was offering you a rest. God was offering you a comfort. Kasi
one of us in trouble. Lahat po tayo was getting into trouble. Ang pangit ng buhay natin sa mundong ito. Even though nakatagraduate ka, nakatapos ka ng pag-aaral, mayroong kapagandang negosyo, pero still, nakikita pa rin ng Panginoon yung kapangitan ng pamumuhay ng tao if you follow the pattern of this world. Kaya nga ano sabi ng Panginoon, Roma chapter 12, verse 1 and 2, verse 2. Ang sabi niya po dito, mag-iba na kayo, magtago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So meaning, ayaw kasi ng Diyos na ito na tayo po ay maumaling sa mga bagay sa mundong ito. Pero still, gusto mo ng kapayapaan sa buhay pero ayaw mo na mapakulakan ng Lord doon sa kanyang invitations to find comfort. God was really inviting you. Kahit nasabihin mo ngayon, payapa sa iyo ang buhay. Pero still, there is a coming trouble ahead. At makikita mo yan kapag halimbawa, dumating na sa iyo yung time na yun na kung saan nakita na ng Diyos in advance, kaya ka tinawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Okay, nandiyan pa po tayo. Gusto ko po na mag-focus po tayo dito. Okay, another invitation was the invitation to pray in times of need. May mga pangangailangan ka sa buhay. And God offered you an intercessory meeting. God was offering you a prayer meeting. He invited you. Lagi kang inaangayahan yan, anak. Meron tayong intercessory sa church. And sometimes we thought that only a pastor inviting us. Kung minsan tinitignan natin, oh, si pastor lang ang ganda niya, no. It was the instructions of God to a pastor for us having a prayer in times of our need. Even though kahit na sabihin mo, wala kang pangangailangan sa buhay nito, sabihin natin, wala ka ngayong bagay na gustong ipag-pray sa Lord, still you pray. Because maraming bagay sa buhay natin na hindi pa po natin lubusan na karating. Ang akala natin, porque graduate po tayo ng knowledge, okay, degree holder tayo, akala natin, we know everything in our life. Pero still, ano yung po, sabi ng Lord, Jeremiah chapter 33, verse 3, call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. So nakita pa rin ng Panginoon that there is unsearchable things in our life na hindi natin maunawaan, hindi po natin talaga alam. Na mayroon pa pong mga bagay sa buhay natin na hindi abot ng pag-iisip natin only by God. That's why God was inviting you to pray in times of your need. Amen. So makita po natin yung mga bagay na yun. Okay. Jesus made a challenging invitation. Ang Diyos dito nag-offer sa iyo ng paanyaya para pakunlakan mo siya sa isang bagay na kung saan very challenging for a person like you. Kasi alam niyo po, ganito po yan eh. Ang buhay po ng tao, hindi natin masasabing maganda. We can say it pretty kung halimbawa mayroon ang Diyos sa buhay mo. Ako, alam niyo po, pag kahit sabihin mo sa akin napakayaman ng isang tao na ito, kahit sabihin mo na siya yung mayroon pinakamalaking ari-arian, maraming ari-arian sa mundong ito, I tell you, hindi ko sasabihin na maganda ang buhay niya. Why? Without Christ Jesus, there's no having a good life. Wala pa rin yung ganda ng buhay. Kung isa ng pananaw lang natin, sabi ko nga po sa inyo, mega double vision. Magkaroon po kayo ng dalawang pananaw, dalawang pagtingin. At yung isang pagtingin po ninyo sa mundo at ang pagtingin po ninyo sa kagandahan ng dulot ng ating Panginoon Jesucristo. Kung isa ang tingin lamang po natin bilang mga tao, tingin mo ganda ng buhay nila, yaman nila. Pero hindi nyo alam kung ano yung nangyayari inside of our spirit. Hindi natin alam kung ano yung kasasabitan ng Espiritu nila eh. Kaya nga ang sabi po sa atin ng Biblia, what is the prophet of man in the whole world but loses his own soul. Kahit sabihin mo, mayaman ka. Kung alam mo naman na pagkatapos ng buhay mo sa mundo ito, doon ka susunogin sa impyerno, ano sa isa iba. Alam niya mga kapatid sa Panginoon, Jesus made a challenging invitation. And this invitation, number one, an invitation to discipleship. Alam niyo po ba kung bakit ang Diyos ay inaanilihan ka into discipleship? Alam niyo bakit? Para turuan ang tao na umayon sa kalooban niya. Para matutunan ang tao kung ano yung mga bagay na nararapat, which is the pattern of
nakabarday para na siya ganun hindi tayo mapahamak. Now, ano po ba yung mga nakapalooban dito? Okay, another thing was an invitation to count the cost. Para na siya ganun, malapad mo sa paanyaya na sa iyo ng Panginoon, malapad mo kung gaano kahalaga itong paanyaya ng Diyos sa buhay mo. Isa na, di ba, parang ayaw natin, parang sinasabi natin, oh, waste of time lang yan. Pero, tignan dito, with regards on our job, it is worth. Pagdating sa pagtatrabaho po natin sa mundong ito, why many people do attending seminars? Amen? Hindi ko nabasin yan. Kung isa, di ba, parang pinalalawak po ba yung kaalaman po into a business? Mayroon ka ng negosyo, pero gusto mo ba na umatin ng mga business seminar para na siguro madagdagan yung knowledge mo para na siguro magkabit ka pa sabihin natin magtagumpay ka doon sa business mo. It is also with God. So, God conducting discipleship for us to know what was really the cost of it into our life. Kung gaano pa kahalaga itong bagay na ito na paanyaya sa iyo sa buhay mo ng ating Panginoon. Now, siguro nga, alam niyo mga umisan, meron nga po akong naanyayahan po nung araw, yung aking best friend. Sabi ko nga nun sa kanya, sama ka sa akin, mag-church tayo to know something about God. Para makilala mo kung sino talaga ito, Jesus ito. Alam niyo po, ang sagot niya sa akin, bakit magkakapera ba ako niyan? So, look at the mindset of a person or man. Kapag hindi mahalaga sa kanya ang Panginoon, bakit wala sa kanya yung mga salita na itinuturo sa kanya ng Panginoon, he can count the cost of it. Parang hindi niya makita kung gaano mahalaga ito. Kaya nga ang tao nakita nyo, it is simply or it is quickly he exchanged Jesus for another thing. Kaya-kaya nga ipagpagit ito si Jesus Cristo sa ibang bagay. Amen? Hindi po na ba napansin po yun? Halimbawa, araw nagpagsamba mo sa Panginoon, tapos may bigla na tumawag sa'yo, and then he interrupt you to go into church. Uy, sandali, huwag ka muna magpunta sa church. Di ba mayroon tayong appointment ngayon? Ang gagawin mo ngayon? You are easily changing your mind to go with him. Now, we disappoint God in our life. So po naman po ninyo, mga kapatid sa Panginoon, dapat magkaroon ng kahalagahan sa atin ng Panginoon because God was inviting us into this discipleship for us to invite to know the count or to count the cost of Jesus in our life. Para malaman mo kung gaano kahalaga itong Jesus na ito. Now, ang invitations to suffering, deprivations, and even martyrdom, yan ang ayaw ng tao. They don't want them to be suffered. They don't want to experience deprivation and even martyrdom. Ayaw ng tao yan. Kaya nga kumisan, they don't want them to sacrifice their life with regards to working with Christ Jesus. Ayaw nila mahihirapan sa Diyos. Hello, people of God, andyan pa po pa kayo. Naangyayahan ka ng Panginoon ngayon na makinig. Now, I'm telling you. Gusto ng Lord na ito na ipanuhawa sa iyo ang mga bagay nito. Kaya kung minsan, di ba, halimbawa, nag-church tayo, matagal na tayo nag-church. And then, suddenly, bigla na lang, mayroong suffering, mayroong deprivation, and sometimes there is martyrdom. Kailangan mo mag-alay ng buhay sa Panginoon. Kailangan mo mapukpok. Kailangan mo mag-persecute. Ito na sa really needed. Because, gusto ng Diyos na ipakita sa iyo ang kahalagahan nito mga bagay nito. Kung isang di ba para mag-church ka, pero nilalagay ka ng Lord dito emptiness, nakawalan. It was deprivation. Ang ibig sabihin po niyan, gusto ng Diyos na ito na makita sa iyo kung gaano mahalaga ang Diyos na ito without having something in your life. At kahit wala ka sa buhay na ito, makikita ko pa rin kung gaano mahalaga si Jesus sa buhay mo. And that was supposed the invitations of God into you. Pag pumunta ka dito, tanggal mo sa mindset mo, nagyayaman ka. Pag pumunta ka dito, ang ibig sabihin niyan, may ituturo ang pagandang bagay sa iyo ang Panginoon, hindi lamang sa pagpapayaman. Yung pagpapayaman, kasunod na lang niyan, pag natuto ka ng mga bagay pagdating sa ating Panginoon, madali kang yayaman doon. That is why many people are afraid of accepting the invitations of God. O bakit ang tao, hirap na hirap po talaga sila magpa-unlock sa maanyaya ng ating Panginoon. Kasi ayaw nila nito mga bagay nito. They don't want them to suffer
or experiencing the patience and martyrdom. Kumisa, di ba, para pag ang tingin natin sa sarili ko, hindi mo ba nakikita? Yung mga nag-aalay na buhay sa Panginoon, ano naman yan, tao na yan, papakamartir dyan sa church na yan, wala naman nangyayari sa buhay niya. Pero ang hindi niyo po alam doon, pinapakita sa kanya kung gaano mahalaga ang Diyos sa kanyang buhay. Misa, titignan nga natin, ang tao to, pinagpalit niyo yung kanyang pag-aaral para na magpaanipin sa church. Ang hindi niyo po nakita doon, yung nakita nitong tao na ito na nag-aalay ng buhay para sa Panginoon. Amen! Kasi ang nakikita po natin, ang pinakamahalaga lamang sa buhay natin, ba't niya iniwan yung kanyang trabaho? Ba't niya iniwan yung kanyang negosyo? Ba't niya iniwan yung kanyang pag-aaral? In exchange to His work with God. Alam niyo po ba? Ang pinaka-the best tutor na buksan yung kanyang isipan sa pinakamahalagang bagay, which is having Jesus in His life. Pag-iisa, parang sabi po natin sa sarili natin, ako na po, okay na ka, magpayaman po na ako bago ako mag-ibig sa Panginoon. No way! Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yun yung proseso ng Diyos sa buhay mo. Gusto ng Lord, makaranas ka muna ng kawalan para na sa ganon, makita mo na ang Diyos na ito ang talaga kailangan mo sa buhay mo. Wait, what this challenging invitation is all about? Ano talaga? Ang meron pong itong paanyaya ng Diyos sa buhay mo na ito. Alam niyo, dito rin po, makikita po natin, we can see also the reason why they doesn't want to accept this challenging invitations in God. Dito pinapakita rin po dito, what was the real reasons of them? Why they rejected the invitations of God? Kung bakit ayaw nilang tanggapin or they don't want to accept it. Ito din lang. Bakit mas parang gusto pa nila yung ibang bagay kesa sa paanyaya ng ating Panginoon? Isa na, mas pinipili pa nila yung paanyaya ng kaibigan ng eh. Kesa sa paanyaya ng Panginoon. Okay, what this challenging invitations is all about? Unang-una, challenge to forget self. God was challenging you before He invited you. God wanted to see if you choose Him, you deny yourself. Kung minsan dyan nahihirapan ng tao eh, yung kalimutan niyang upol sa kanyang sarili. Because the important in his life is not God, but things on his personal. Kapatid, ang paglilingkod talaga sa Panginoon is to forget ourselves. Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi mo itataas yung sarili mo eh. It has showing the people that I am great, that I am strengthful, that I am popular. You don't need it. Sapagkat ang gusto talaga makita sa iyo ng Panginoon is for you to forget things about you. Alam ba kayo, sinabi niya sa akin, Nante, forget about me. It is not your name anymore. Because I call you as my servant. Ano po ba ibig kong sabihin po dito? Ang ibig sabihin po dito is forget everything into you. Forget your dreams. Forget your personal ambitions. Kalimutan mo yung mga bagay na yun and let's go with my business, sabi ng Lord. Lord naman, eh lalo na kung maganda ang buhay ko. Lord naman, eh lalo na kung marami akong pera, paano kung kakalimutan yun? Lord naman, paano kung kakalimutan yung magandang mansion ko? You need it too, because the challenge is to forget self. Gusto ng Diyos na kalimutan mo yung ukol sa iyong sarili. Ang sabi ko dito, if you want to follow me, let him deny himself. At talaga pagsunod sa Panginoon ay paglimot ukol sa mga bagay sa sarili mo. Amen. Pero hindi naman sinabi dito, nalimutin mo yung pagmamahal mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon mo. Hindi naman ganun eh. Pero meron po mga instances na tinuturuan po tayo ng Panginoon po niya sa mga bagay niya. This is not an easy challenge to accept. Hindi po ganun kadali yun. Kaya na marami po tao nagpipail po dyan eh. Why? Because ang importante sa kanila yung sarili nila, hindi yung panawagan ng Lord.
Amen? Amen. Now, take a look and see. Tingnan niyo po, ha? Tingnan niyo po mabuti. Bakit ka nandito ngayon? What is your real purpose? Bakit ka sumasamba sa Panginoon? If you want accepted, the things about in God, the invitations of the Lord to forget yourself. Okay, nandiyan pa tayo. Amen. Amen? Amen? This is not an easy challenge to accept. Mahirap po talaga yan. Kailangan po talaga ng decision making po niyan. Kasi, alam niyo po, ang sabi po sa atin ng Lord that we can serve two masters at the same time. And sometimes we need to choose. Kailangan mo pumili, pumili sa dalawa. It's rather your night or Jesus. Makita po sa inyo mamaya po yan. We've all grown to look out for the number one. Ayun po kasi mismo eh, tingnan niyo po yan. Sino po ba dito sa mundong ito, sa bawat tao, na mas inuna yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya? Siguro mahirap makakita, no? Kasi uunahin mo talaga yung sarili mo eh. Let's say, I can give you an example. Halimbawa, mayroon dalawang tao na gusto mag-abroad. They are desire to go abroad para magtrabaho po silang parehas. So, tingnan niyo po ito. Sa palagay niyo ngayon, magpaparayaan yung dalawa na yun. Kung binigyan po sila ng Diyos na one of you can go abroad. Siguro, hindi mo sasabihin sa kanya, o sige, ikaw na. But there is another chance for me. Hindi eh. You grab the opportunity to go. Yeah? You grab the opportunity for you, the one, to go. Ikaw mismo eh. Wait, ano mo na? Sige na naman, magbigyan mo na ako. Punta, ikaw naman, may pera ka pa, mayaman ka pa. Ako talaga, wala na, kailangan na talaga ng pamilya ko. Diba, mag-isip ka na po yung tarong pananaw mo natin. Kaya nga, tayo lagi na tinitignan natin na number one sa ating buhay ay yung sanity. Even your parents, even your brothers and sisters. Kung isip na, ay tamang mga magkakapatid, hindi ka paparayaan eh. O sige, kuya, tutal ako naman bata eh. Ako na dapat dito sa lupa na ito, mas kapaganda kasi ito eh. Dapat magparaya ko, mas matatala. Ay, hindi. Ako yung panganay eh. Dapat ako yung muna. Amen? Hello? Amen! Totoo naman, di ba? Amen! Totoo naman. Amen! It is the reality of life. Kaya nga naging muna yung sarili eh. Pero, hindi galing rin yung paanyayo ng Lord eh. When you accept the invitations of God, this is to forget yourself. Pag naglingkod ka sa Panginoon, kailangan libutin mo yung ubos sa sarili mo. It is no longer your property, but the property of God. Amen. Kaya nga nung ginagawa ng Lord sa'yo, pag tinawag ka ng Lord, para maglingkod ka sa iba, hindi sa sarili mo. Hello, nandiyan ba po ba tayo? Nandito pa tayo, no? Dito tayo nakikindapat, no? Okay, kasi ito po yung pinag-aaralan po natin, okay? Even the disciple look for high place. So, dito pala makikita na natin na everyone desire to be as number one. Gusto nila yung sila yung talaga nauunin. Yeah? Ang sabi po dito, basahin ko na lang. Mark chapter 10, verse 35 to 45. Okay, basahin ko po sa inyo, no? Mark chapter 10, verse 35 to 45. Lumapit kay Jesus si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami sa tabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababatapan ninyo ang hirap na babatayin ko. Pagbautismo pa kayo sa bautismong naranasin ko o tugunin na. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatayin ko ay babatayin nga ninyo at kayo'y magbautismohan sa bautismong naranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang
ang mga luklong ang sinabi ninyo'y para sa mga pinagandaan. Nang marinig ito, ng 10 alagad, nagalit sila sa pagkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang tinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila at dapat maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang paglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Now, if you are a follower of Christ, you do the same thing with Christ. You do the attitude and the character of Christ. Amen. You do the mindset of Christ. So, ibig sabihin po dito, wala po dito yung maglilingkod ka, tatanggapin mo yung paanyaya ng Panginoon sa iyo, and then you follow Christ Jesus, and then hindi katulad ng ginampanan ni Jesus ang gagawin mo. So, it was different. So, ang ibig sabihin po dito, kung ano yung pinakitang tinuro sa iyo ni Jesus, yun ang dapat na matutunan mo. Amen? Amen. Hindi po ba pwede that God was inviting you, pero iba naman yung natutunan mo sa tinuturo sa iyo ng ating Panginoon. Sometimes we reject those things in Christ Jesus. Hindi natin namamalain yun. Ang alam po natin that we accepting all about Christ Jesus. Pero kung titingnan po natin, nakikinig po sila kay Jesus, pero ang naging layunin nila ay makaupo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon doon sa kanyang trono. They don't mind that those disciples, yung ibang mga disciples po doon, wala silang pakialam. Kaya nga nagalit sa kanila yung 10 disciples ba eh, nakasama po nila yung mga alagad ni Kristo eh. Bakit? Kasi ang inisip lamang po nila, yung sarili nilang buhay. Now, people of God, if you are here today, why don't you try to forget yourself? And try to adopt the attitude of Christ in serving the world. Kung paano niya pinaglingkuran ang mga tao sa sanlibutan, ganun din po dapat tayo. Kung minsan nga, ayaw natin nahihirapan, di ba, pagdating sa Lord. Gusto po natin yung parang tayo po yung pinagsisilbihan palagi. Amen? Kaya nga rin po, pagdating po sa paanyaya ng Panginoon, saan ka tinuturuan ng Panginoon? Sabi niya po dito, gusto mo na maging lingkod, maging alipin ka. Amen? Kung gusto mo maging pinuno ka, dapat maglingkod ka. Amen? So, kung titignan po natin dito, ang ibig sabihin po dito, disciple calls for keeping Christ first place. Pag itinaba mo yung sarili mo at hindi mo tinignan na ikaw yung higit kaysa iba, ibig sabihin yan, totoong naglilingkod ka kay Jesus Kristo. Pero kung lagi na lang nakikita mo yung ikaw, yung ako, yung sarili mo, me, I, and mine, gusto ko po na panaman po ninyo, hindi ka naglilingkod, you are not a follower of Christ Jesus. Those who want to follow and accept the invitations of God are willing to submit under His life to Jesus. Kahit na nga sa mga kasama mo, hindi dapat ikaw yung lagi na pinipilis, kundi dapat ikaw yung mag-pilis sa kanila. Amen? Hindi ba yung masama ang logo sa kanila, kaya ayoko sa kanila. No! Kahit na nagagalit ka sa kanila, kailangan ipa-under mo pa rin yung sarili mo dahil hindi ka sa kanila nagtilingkod, kundi sa ating Panginoon Diyos. Hindi niyo po ba nakita kung ano po inisipin ng kaaway sa mga taong gusto maglingkod sa Panginoon? Bakit kanina nagyan ng galit? Bakit kanina nagyan ng inggit? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin doon? That making you first in your life, na ginagawa na ang sarili mo ay kailangan maging mauna o mahalaga lamang sa iyo. Pansin niyo yan. Tingnan niyo po mabuti yan. Just open your spiritual senses. Para makita niyo po dito na ang paglilingkod kailangan ay pagpapasailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon.
Kaya nga wala po dito yung tanyan-tanyan po tayo, sikat-sikat tayo sa paglilingkod eh. Kaya nga hindi tinitignan dito, o sige ganito, pagaling niya, o sige ganito, pagaling niya. Hindi yun ang tinitignan natin dito, kundi ang tinitignan dito ng Diyos, yung iyong pag-i-examined under Him. Ibig sabihin mo, hindi mo kaya nibuti ng sarili mo kung laging mauuna pa rin sa'yo yung mga bagay na mag-uul sa sarili mo. Amen. Sabi ng Lord sa atin, seek first the kingdom of God. Matthew chapter 6 verse 23, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na mamuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos. So kung titignan po natin dito, ang gusto ng Panginoon talaga sa atin ay talagang nandun tayo sa pagpapakumbaba. Ang sabi ko sa pinaakla na pinimos, kung gagawa ka, huwag mong isipin na mas dikit ka kaysa sa iba. Amen? Amen? Amen. Why? Because may iyong gustong bagay na ipapatid sa iyo ang Panginoon. Kahit nasabihin mo, nakatapos ka ng abogasya o napakataas ng pinag-aralan mo, still, you need to forget yourself. Bakit? God was teaching you to be humble. Marami nga po sa panahon po natin yun eh, hindi na kayang magpasakop into the authority of the Lord. Minsan ayaw na nila magpasakop sa church. Minsan ayaw na nila magpasakop sa pastor. Minsan ayaw na nila magpasakop sa aral na tinuturo sa kanila ng Panginoon. Why? Kasi may bagay na nawawala sa buhay ng tao, which is, Christ has to have the preeminence into your life. Gusto ng Panginoon na ipakita sa iyo that the only supremacy in life was Jesus, our God. Amen. Yun dapat na makita mo na mataas. Kaya ang sabi sa atin, God must increase and I must be decreased. Maging mababa palagi tayo, hindi lamang sa harapan ng Diyos na ito, kundi sa harapan ng maraming tao. Kasi doon ipinapakita na ang Diyos yung iyong pinakamapangyarihan, sinasamba mo sa buhay mo at hindi yung sarili mo. Amen. Kapag ang tinataas mo ay yung sarili mo, ibinibita mo yung sarili mo, pinapasikat mo yung sarili mo, ibig sabihin nito, you are not the follower of Jesus, you are the follower of your own mind. Amen. 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 Gusto pakita ng Lord dito that His supremacy was in you. Gusto pakita ng Lord dito na talagang siya yung Diyos na makapangyarihan sa buhay mo, hindi ikaw. Colossians chapter 1 verse 17 to 18. Siya ang una sa lahat at ang buong sinukod ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Pansin niyo po mo yung isa na ito. Pansin niyo po ito. Why people getting into trouble? Because of these things. Kaya laging ang tao nasa kaguluhan ng buhay dahil nawawala sa kaayusan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Alam niyo po bakit ang gulo-gulo ng buhay ng isang tao? Kasi hindi siya napapagharian ng kapagyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero once you accept this invitation, you forget yourself and Jesus was being high into your life. Gusto ko malaman po, magiging maayos ang buhay mo. Why? Sabi po ng verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Number one to all. So, ibig sabihin yan, hindi mo na kailangan pa na mag-survey, sino number one sa'yo? Sino number one sa'yo? Sino number one sa'yo? Sino number one sa akin? Amen. There is a single answer, Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya nakita nyo, ang dami pong mga tao na nagmamalaki, iba't ibang sekta, iba't ibang reliyon. Ano sinasabi nila? Kami ang kaligtasan, sa amin ang kaligtasan, sa amin maliligtas kayo. Pag wala kayo sa amin, hindi kayo maliligtas. No! Hindi yan ang tinuturo ng Lord. Kami magaling kami magturo, kami mahusay kami, we are anointed. No! Hindi yan ang tinuturo ng Lord. Ang tinuturo ng Lord, yung matutok at magpasakot kay Kristo, hindi na ito may uuno sa buhay mo. Minsan hindi na si Jesus Kristo ang binibita nila sa buhay po nila, kundi ang binibita na lamang nila, yung kanilang kagalingan, yung kanilang katanyagan, yung kanilang kasikapan. Hello?
kapatid, if you want to follow Jesus, let Him deny yourself. Kalimutan mo yung ukol sa sarili mo. Kalimutan mo yung pangarap mo. Hindi ibig sabihin pa na, Pastor, kailangan na, maging tamad na ako sa buhay na ito. I tell you, pag masipag ka kay Jesus Cristo, na ito pa yung masipag lamang na mundo ito. Amen. I tell you that. I guarantee you people, in the name of Jesus, kahit na sabihin mo, tapos ka pa na kung ano yung tinapos ko, I tell you, kung ikaw maglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, at itataas mo ng todo si Kristo sa buhay mo, pagdating ng araw, itataas ka rin ni Kristo. Why? Ang sabi niya ng Lord, ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagpapataas ay ibababa. So kung ang tingin mo sa sarili mo, ang taas-taas mo, ang tayo-tayo mo, pagdating ng araw, isa kang pibuhig, walang nindig. Amen? Amen? At gusto ko malaman mo, huwag sana na agawin mo ang pibuhin ng may kanindigan. At huwag mong aagawin ang kanindigan ng Diyos sa buhay mo. Sabi po nila dito, who's on the throne of your life? Tinatanong ko ngayon, napakiyokan ngayon sa oras na ito. Who's on the throne of your life? Sino ngayon yung nauuna na kaupo sa luklukan sa buhay mo? Kumisan na, di ba? Parang meron pa tayong higit na pinagmamalaki kaysa sa ating Panginoon eh. Kumisan meron pa tayong ibang binibida kaysa sa Lord eh. Buti pa nga yung Avengers, pinagmamalaki, pinagkakaguluhan. Si Jesus, hindi mapagkaguluhan. Amen. Kaya na Avengers and game. Wala, tapos ka na. Matatapos na yung tabalan mo, end game. Pero kay Jesus, nag-uumpisa ka pala, may taumpay ka na. Amen! Nakita ko nga ako sa Facebook, pinipilahan ang haba-haba. Pinagkakaguluhan na halos mamatay sila para lang makapanood, makapili ng ticket. Pero kay Jesus, ang luwag-luwag na mga upo at wala nakaupo. Ayaw nila magpahangikan. And gain ka. Hello? Amen. Gusto mo? Tarungin mo nga yun, alamin mo, gusto mo, and gain ka na. Gusto mo, and gain ka na. Paumpisahan mo yung buhay mo kay Kristo, makikita mo lahat ng tagumpay tatapasahin mo sa Diyos na ito. Amen. Kasi ito po yung ayaw na ayaw ng Lord eh. Naaagawan po ng glory yung Lord eh. Ayaw ng Lord na mayroong ibang parang mas dikit na itinataas ka sa buhay mo. Dapat ka makita pa lang isa t-shirt mo, hindi yung endgame eh. Dapat na pakita sa t-shirt mo, Jesus Christ, our present help. Yeah. Amen? Amen! Minsan na, lagi nga pag naglalakad ako sa labas, tinitignan ko yung mga suot ng mga tao eh. Minsan na, ano po ang nakalagay? Master. Ano po ang nakalagay? The beast, if it's not the best, the beast. Ano nakalagay? Magkabo mo. Ano nakalagay? There's worshiping Satan in your life. Pero, sundupan mo yung t-shirt nila, patatakan mo ng words of God, ayaw nilang isuot. And gain ka. Hello? Amen. Ayaw ng Diyos na matapos sa buhay mo. Gusto ng Diyos, pasimula ka namang yan at natagumpay mo. Amen. Sapagkat once you accept Jesus in your life, yan ang pasimula ng tagumpay sa buhay mo. Amen! Ang tanong dito ngayon, who has first place in your life? Tarungin mo ngayon, patabi mo. Who has first place in you? Tagalog, hindi mo na lang. Hindi mo lang sa Tagalog. Tagalogin natin, sino ang una lugar? Malinaw, di ba?
gospel. Tanong mo yung katabi mo, sino unang lugar? Amen. Tanong mo yung katabi mo, sabi mo, sino ngayon ang nauuna sa iyo? Hindi nga rin. If you choose this, you are saved. If you choose this, amen? Amen. 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 Okay, number two. This damage invitations is about damage to full surrender. Not only to forget your own self, but you need to have a full surrender. Sabi po dito, then take up his cross. Let him take up his cross. Buhatin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. If you want to follow me, take up your cross and follow me. Now, ano po ba ibig sabihin ng take up your cross? Ang ibig sabihin po niya, it was your full surrendering to the Lord. Yes. Kaya nga, ang hirap eh, di ba? Kumisan, paano kung isusuko yung buhay ko sa Panginoon kung hindi nga ako sumusunod sa kanya eh? Paano ko susuko sa Panginoon completely kung hindi ko nga siya pinapakunakan sa paanyayan niya sa akin eh? Now, people of God, sometimes it thought that we are having our surrendering our life to God. Pero mali eh. If you surrender fully your life to God, you accept every invitations of Jesus into you. Amen. Hindi po makalimutan yun because God first into your life. Amen. Sabi mo, it is not me, but God. Sabi mo that I was saved by God, pero yung una pa rin sa'yo, yung sabihin mo. Sabi mo that I submit my life to God, pero you won't accept every invitations of the Lord into your life. Kapatid, kung talagang sinusuko mo ang buhay mo, buo-buo kay Jesus Cristo, hindi mo sana tatanggihan yung mga paanyaya ng Diyos na ito sa buhay mo. Amen. What is about this cross into your life? Ano po ba ang ibig sabihin itong cross na ito sa buhay mo? Kung minsan nawawala na sa isa-isa sa buhay ng tao ang cross eh. The cross is about death. Now, ano sabi sa atin? Forget yourself. Amen? If you want to follow, take up your cross. Now, ano sabi po dito? Take up your cross. Ibig sabihin niya, hindi lang bubuhatin mo yung cross ni Kristo at pagkatapos nun, sinabi mo na sa kanya, Lord, can I follow you? I take cross already. I take my cross already. Hindi po yun ang gusto ng Lord. Ang ibig sabihin po nito, you need to be dead on yourself. Pastor, hindi ako pwede ngayon kasi nga, marami akong ginagawa ngayon. Now I tell you, hindi ka pa po i-surrender sa Lord. Kaya nga kung isa na dami nagagalit po sa akin eh. Kasi lagi ko na lang sinasabi na hindi kayo po i-surrender sa Lord. Because I want you to tell something that is truth about His Word. Hindi ko makakaila po sa inyo yun eh. Kahit nga ako ulang na ulang ka rin po dun eh. Kahit nasabihin nyo na ako nag-preach po sa inyo, I tell you na hindi pa rin po ako po i-surrender sa Lord. Dati ang akala ko, bitin ko na talaga yung cross ko eh. Pero hindi pa pala. Unless na hindi completely surrender your life to God, hindi mo po buong-buong sinusuko o sinusunod yung buong-buong kalooban ng Diyos sa buhay mo, I tell you, hindi ka pa surrendered sa Panginoon. Pansin ninyo po yung mga sumusuko sa mga alagad ng batas. Hindi niyo po ba napapansin kung ano nangyayari po sa kanila kapag hindi po sinusuko na maayos sa mga alagad ng batas? Halimbawa, yung mga nakita niyo yung mga nagdadrug push, yung mga nagtutulak ng droga, pag hinuli sila at hindi sila completely sumuko, ano nangyayari sa kanila? Pinapatay. So they are dead. So it is the same with God. Pag hinuli ka ng Lord at
sinabi sa iyo, sumuko ka na, at hindi ka sumuko, tumakas ka pa, patay ka pa. Amen. Ibig sabihin mo, hindi ka makakaroon ng kaligtasan kung hindi mo isusuko ng buo-buo ang sarili mo sa Panginoon. Need to have full surrender to God. You make Christ number one in your life. Pag sinabi ng Lord, anak, kailangan kita. Monday, Tuesday, Wednesday, kailangan kita. Go with Him. Take up your cross. Go with Him. Follow Christ Jesus. Hindi ka makakasunod sa Panginoon kung hindi ka susunod sa mga paanyaya ng Diyos sa buhay mo. The cross is about that. Tarungin tayo katabi mo, okay ka pa ba? Okay ka pa ba? Kasi kung isa, di ba, kapag hindi talaga natin matanggap, it's sabi naman talaga ng Biblia kanina eh. Talaga mahirap naman talaga tanggapin yung katotohanan. Pero gusto ko malaman mo, if you overcome it and you really accepted these things about the truth in God, sabi ko po sa inyo, matatagumpay ka ng to sa buhay mo. Amen. Jesus had just revealed His coming death. Pinaalala nga ni Jesus eh. Bakit nga po ba pinaalala at pinalam niya po ito sa kanyang mga alagad? Para lang sa ganoon, malaman nila na I, your Savior, did it to happen. Huh? Kailangan na mangyari sa akin yung bagay niyo. Sabi ko ng verse 31, okay, nandiyan pa po ba tayo? Amen. Pakingalabing mo nga po yung katabi mo, sabihin mo, nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Sabihin mo sa kanyang ganda, nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Galabi naman yung paligid yung kapatid mong lalaki, Pogi, nandiyan ka pa ba? Pogi, nandiyan ka pa ba? Yung lang sabihin mo. Yung lang. Yung lang, ha? Okay. Sabi po ng verse 31, eh, sabi dito, wala naman ipinalam ni ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak na tao'y dapat magpata ng maraming hirap. Siya'y tatakwin ng matatanda ng bayan ng mga punong sasadote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siya mabubuhay. Ano ibig sabihin na? If you death on yourself, pagdating ng araw, buhay ka kay Kristo. Amen? People remember that this message. O, tingnan niyo. Kaya nasabi ko nga sa inyo, mahirap talaga tanggapin ito eh. Even we, kahit na tayo talaga maghihinagpis talaga yung sarili natin, ang buba sabi sa atin ng Biblia. Kapag tayo'y tinuturuan at tinidisiplina ng ating mga magulang, ano? Ha? Tayo'y naghihinagpis. It is the same with God. Kapag ikaw tinuturuan ka, di ba, umaan mo yung kalooban mo? Look, hindi naman ako ganito, hindi naman ako ganito. Hindi ka tuturuan ng Panginoon kung hindi ka ganyan. Sabi po sa atin, ang katotohanan pag tinanggap mo, makakalaya ka. Pero pag hindi mo tinanggap ang katotohanan, gusto ko manaman mo, mapapahama ka. Yeah. Yeah. People learn that this message, ano po may pinakita po dito? Sabi po ng verse 32, maliwanag na sinabi niya sa kanila, kaya niyaya niya siya ni Pedro sa isang tabi at sinumula ang pagsabihan. Ano po sinabi po dito ni Peter? Pinagsabihan niya po ito si Jesus na sinabi niya na, oh, darating na yung pag-uusik sa akin, papatayin na ako. Ang sabi ni Peter sa kanya, huwag po mangyari sa inyo yan. Halika, huwag po tayo dito, lumayo po tayo dito, sabi ni Peter. Ano po ba ibig sabihin dito? If we endure to be dead on your own self, we will be raised by God. Now, kung titignan po natin dito, parang hinahantangan po ni Peter, yung tagumpay nito si Jesus para po magmaligtas ang tao. Now, titignan po natin, ganito po yan eh. Sometimes, ang Lord, sinasabi na sa iyong katotohanan para maligtas ka. Pero, it is the same with Peter that we are being rebel to that message. Amen? Umisan tayo po, umisan na kayo, rebelde tayo sa Panginoon. Lord, ay bakit naman ganun? Alam mo naman talaga yung puso ko, mahal na makita talaga eh. Kaya na, Lord, yun na eh, yung may kayanang eh. Pag may kayanang, ibig sabihin mo, you are not fully surrendered to God. Amen. Ibig sabihin, marami kang reklamo, marami kang gusto, marami kang dahilan, kaya hindi nasusunod ang Diyos sa buhay mo. Ang gusto ng Lord, if God was giving you an invitation, wala ka ng nihati mo, sumunod ka na lang. Amen? 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 Amen.
Okay, minsan tayo mismo, parang ayaw nating paganap yung gusto, yung plan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen. Alam niyo po ba, ang gusto kasi ni Peter, yung kaisipan ng tao lang. Ang iniisip ni Peter, mapapahamak yung katawan ni Jesus, mamamatay siya. Kaya anong sinabi niya kay Jesus? Ayaw ko mangyari sa inyo. Ayaw ko mapatay kayo. Pero ang hindi niya alam dito, yung kamatayan ni Kristo ay buhay na walang hanggan ng lahat ng tao. Now, listen to this. Ano ba gusto ng tao? Gusto ng tao was only His plan and not the plan of the Lord into their life. Minsan mas priority po natin yung plano po sa sarili mo kaysa sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. At gusto ko po na manaman mo dito, ano bang mas maganda, ang plano mo o ang plano ng Diyos? Siyempre, yan ang sasabihin natin. Pero yung ba talaga ang nasusunod? Yung po ba talaga plano ng Diyos ang nasusunod sa buhay mo? Then, kung yun ang nasusunod sa plano mo, gusto ko palaman mo, every invitation of God into your life, you will be accepted. You didn't yet understand God's plan of redemption. Di niya maintindihan eh. Paano nga? Nakapokus naman siya sa kanyang sarili. At hindi niya kayang dalhin yung bigat ng pagsunod kay Jesus Kristo. Alam niyo, kapag nilikot sa Lord, hindi ganun kadali yan. Kailangan yan may something to be suffered. Kailangan po kung minsan na tumaan po tayo doon para na sa ganon, magipatibay po tayo. Verse 32 to 33, ano po sabi po dito? Maliwanag na sinabi niya sa ito sa kanila, kaya tiyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanila, sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, lumayas ka sa tanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Okay, hindi parang ka. I tell you. Pag may plano ka na hindi nakasakuni at hindi kalooban talaga ng Panginoon yung plano na yun, it is not the plan of God, but the plan of Satan in your life. Bigyan ako. Pero kaminsan, parang sasabihin natin, Lord, gusto ko lang naman talaga maging maginhawa ang buhay ko dito eh. Pero, walk with God's plan. Kailangan lumakad ka sa plano ng Diyos para hindi ka mapahamak. Sapagkat lahat ng gagawin ng tao para lamang sa sarili niya na hindi nakasangguni sa plano ng Diyos, I tell you, yan ang magiging kapahamakan mo. Nalaki magagawa doon eh. It was the real message of Jesus. Ang naghahangal ukol sa mga bagay siya naman ay aani ng kamatayan. O yung ang naghahangal o nagsisikap ukol sa mga bagay sa Espiritu ay may buhay na walang hanggan. Taking up the cross is about full surrender. God wanted to have full surrender. Christ surrendered Himself to the cross to save us. Siya mismo, He loved to suffer para na siya nang maligtas ka naman. Siya mismo ginawa yun. In return to our gratitudeness to God, gusto ko po na malaman po ninyo, ikaw ba? Magpapasalamat ka lang pa sa Panginoon, Lord, thank you. Wala man lang kay effort. Wala man lang pagpapagal na pagpapasalamat sa Panginoon. Ayaw mahirapan. Ano, nandiyan pa po na tayo? Yes. We are to surrender to Him in everything. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo, kailangan isuko mo sa Diyos. Amen. Many are surrendered to God, but not fully surrendered. Maybe I can tell you, I surrender my life to God, pero hindi pa po kung pwedeng sabihin, I am fully surrendered to Jesus. Kung na nakikita niya naman po, na halos hindi na po ako nagtrabaho talaga sa mundo. At nakikita niyo na talaga nagpapastok na ako po ako talaga at ipinapahinta ng kasalita ng Diyos. Pero I tell you, it is not yet fully surrendered to God. Hindi ba rin po? Kaya do not be content
on what you are doing, kunyari. Kung ano ba yung mga bagay na nagawa ko na sa Panginoon, huwag kang makakontento niyan. Sapagkat kulang pa ang buhay na ito. You need to get more sacrifice. You need to get more suffering for us to show the Lord na talagang sinusuko natin ang buhay natin sa Kanya. Now, tanong dito, what are you holding back from your Lord? Ano po kayo pinanghahawakan mo ngayon? Kung bakit hindi ka makasunod-sunod talaga sa Panginoon? Tinatanong ka ng Panginoon. Tinatanong ang bawat isa sa atin. Anak, bakit every time na naman na inaangiyahan kita? Hindi mo mabuhat yung krus mo. Hindi mo makalimutan yung bagay sa umul sa sarili mo. Kailan ka ba talaga ang susuko para sa akin? Kailan mo ba isusuko talaga yung buhay mo para sa akin? Kung minsan nga, hinihiling na lang ng Panginoon na sumagpa ka sa Kanya every Sunday, di pa magawa. They easily forget the things or the thing to worship the Lord. Makakalimutan man. Gusto ng Lord, sabi niya sa iyo, surrender everything to Him. Wala kang ipitira, there is no such level reservation. Kung busy ka, dalhin mo yung abisyan mo. Kung meron pa mga gintong-ulong yung ginagampanan sa mundong ito, dalhin mo yun, inapit mo rin ni Kristo. Sometimes that we even more feel that our life will be surrendered already to God, pero hindi pa pupula. Misa, ganito nga po yan eh. Isinuko mo ang katawan mo sa Panginoon, pero hindi ang puso. Isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, pero hindi ang kaluluwa. Isinuko mo yung linggo mo sa Lord, pero hindi yung Lunes, hindi yung Martes, hindi yung Miyerkules, hindi yung Huwebes, hindi yung Sabado. I tell you, if you want to follow Jesus, there's no such reservation. Wala kang ititira sa buhay mo. Hindi mo pwede magreklamo ka sa Panginoon. Lord, hindi ako pwede, hindi ako pwede. I tell you, hindi mo ba isipang suko ang buhay mo sa Lord? Sabi ng Lord, if you want to follow me, take up your cross, deny yourself, and follow Jesus. Paano ka makakasunod sa Panginoon? Kung maraming bagay ka na kinaaabalahan sa mundong ito, paano mo mapapaunlakan ang Diyos na ito sa buhay mo? Kung hindi mo siya papaunlakan sa mga paanyaya niya sa iyo. That was very simple. Napakadali lang. Hindi ka nang mahirap yun. Hindi ka pinagbubuhat ng mabibigat na tatakal para maglingkod sa Lord. Hindi ka pinapatawin ng pitong bundok, pitong dagat, para maglingkod sa Lord. It is simply, you walk distant to the church, and you go. Pero nahihirapan ka. Tapos tatawa-tawa ka. Akala mo na paglingkod ka na sa Lord. Sorry to tell you. Pero mahal ko po kayo, kaya ako po sinasabi sa inyo itong mga bagay nito. Ayaw ko naman na sinabi sa akin ng Panginoon tapos hindi ko po sasabihin sa inyo. Hindi po ako magiging makakaral ng ating Panginoon. Kahit na masaktan po kayo sa mga bagay ngayon, pero gusto ko po na malaman niyo po yung matutuhanan na talaga pagsunod sa Panginoon. Get to serve the Lord. Be doing something only for your own life. Kung halimbawa ang mga bagay na ang nagagawin po natin, iuko lamang po sa sarili natin. Ano sabi po niya? Ikaw ay mawawala. Amen? Katlo, challenge to follow our Savior. Now, sabi po dito, let Him follow me. Sumunod ka sa akin. Sabi ng Lord, if you want to follow Jesus, deny yourself. And sometimes we go into suffering, we go into deprivation, and we go into sometimes martyrdom. Now, kapatid, yan pa lang yung sakit.
Hindi ba natin nararanasan yung sakit na inabot po ng mga alagad? Yung inabot ni Pablo. Ipatay nila natin ko. Hindi pa tayo pinapakos sa krus ng patiwari. Hindi pa tayo lulublog sa tumuklong langis. Sa iba pa lamang ng Diyos niya. Sabi na Lord, whatever situation you have right now, alam na yun. If you want to go with Jesus, take up your cross, deny yourself, and follow me. Gusto mo talaga sundin si Kristo sa buhay mo? Gusto mo talaga tanggapin si Kristo sa buhay mo? Just follow step of Jesus. Every single step of Jesus. Sundin niyo. Sapagat kung gusto mo talaga na manatas, you need to deny yourself. You need to take up your cross. And you follow Jesus. Ito yung pinakasakit po dito eh. Unahin niyo pa po ngayon. Ito po yung gusto ko na malaman po dito. Mahirap sa punon kung hindi ka pa ganito. Only to say and follow Jesus. Hindi mahirap ang lahat ng panyayan ng Panginoon sa buhay mo o sa mga bagay na tinagawa sa inyo, Lord, if you are being saved. Mahirap lamang yan sa mga hindi naliligtas. Pero sa mga naligtas na ng Panginoong Jesus Cristo, this is only an easy thing for us to do. Why? The indwelling Holy Spirit made this possible. Tingnan mo, kapatid sa Panginoon. God was giving you salvation. Bigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Amen? Right after we accept Jesus into our life. And at the same time, God was giving His guidance, which is the Holy Spirit. Now, the salvation is yours. The Holy Spirit is yours. Jesus is yours. Then, bakit nahihirapan ka pa sa mga? If you are being saved like that. Amen. It is only sinful because there is the dwelling of the Holy Spirit that makes everything possible to your work in God. Hindi na mahirap yun, kaya na sila Peter eh. Sila Pablo. Kahit na binubugbugsak sila, hindi sila umaayaw. Kahit na inami niya kalugihan ng lahat ng bagay para lang kay Kristo. Naging posible yung mga bagay na yung why? Because of the dwelling of Holy Spirit upon the life of the disciple. Amen. Now, sabi ko, you are saved. Then you have the Holy Spirit that is dwelling to your body. At yung banal na Espiritu ko na yun, inuulit ko palagi po sa inyo na yun na magtutulak sa iyo para sumunod at pawalakan ang Diyos sa kanyang lahat at para niya yan sa inyo. Who are those three? Those people who have the Holy Spirit in your life. Sino po ba itong mga naligtas? Yung mga tao mayroon ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesus Kristo. Pag wala kang Holy Spirit, hindi ka talaga makakasunod sa kagustuhan ng Panginoon. Mahirap talaga eh. Kasi we have a different spirit from the Spirit of Jesus. Kaya matukotantik yung maglalaban yung opposite to one another yun. Lahat na sasabihin sa iyo ni Jesus, atanggihan yun kung wala kang banal na Espiritu. Pero kung meron kang banal na Espiritu that you receive upon accepting Jesus into your life, upon accepting the salvation of Jesus, gusto ko malaman mo, pag nag-utos sa iyo, si Jesus Cristo, susunod ang banal na Espiritu na nasa iyo. Amen. Now, ay pag-ibibotan, kung nahihirapan ka pa sumunod sa Panginoon hanggang ngayon, nahihirapan ka pa pag-igunaran ng Lord, nahihirapan ka pa paunlakan yung paanyaya ng Diyos sa buhay mo, I tell you, you need to accept Jesus. Kasabay po nun, you need to accept the Holy Spirit. At kasabay po nun, makagagawa ka na ng madali sa Panginoon. Amen. At hindi ka mahihirapan nun.
kahit na ang packeting ka pa ng limang pambuntok, hindi ka na mahihirapan because of the strength that given to you by the Holy Spirit of Jesus. Amen. John chapter 14 verse 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya. Bakit? Sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo, sa inyo, sa iyaming lahat. Kapag ito Jesus, kapag ito everyone, kapag ito the Holy Spirit in our life, yung puso